Ipinatitigil ng Department of Social Welfare and Development ang operasyon ng isang bahay ampunan sa Quezon City dahil sa ilang paglabag-umano sa safety standards. Hinaing naman ang ampunan, sana raw ay inabisuhan at binigyan muna sila ng pagkakataon para maitama ang mga mali. May unang balita, si Nico Wahe. Alas 7 kagabi nang dumating ang tatlong bus kasamang ilang empleyado ng Department of Social Welfare and Development sa bahay ampunan na Gentle Hands Incorporated sa Quezon City. Mayroong kasamang ambulansya at may escort ng mga pulis ang DSWD para ihain ang cease and desist order laban sa ampunan. Sa cease and desist order, nakasaad na may reklamo laban sa ampunan kaugnay sa ilang violation umano na may kinalaman sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination. Hindi rin daw sumusunod sa minimum standards for residential facilities for children ang ampunan. Dahil sa umano'y mga violation, irerescue ng DSWD ang nasa 149 na mga bata para mapunta sa kanilang pangangalaga. Mismong si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nag-inspect ng ampunan noong May 20. They're lacking fire exits. May mga fire exits po na nakapadlock. May mga fire exits po na hindi po maabot ng mga bata. Wala pong mga safety guidelines, ano? Wala pong mga safety signs, ano? Para po maging aware yung mga bata kung saan maaaring lumabas sa oras na may sakunan. Hindi rin daw ligtas ang mga kamang gamit ng Gentle Hands. Triple deck po yung kanilang kama na supposedly po sa atin pong standard sa DSWD ay double decker lamang po. Ayon sa Gentle Hands, tila napakabilis ng proseso. Sana man lang daw ipinadalan muna sila ng notice of violation para makapag-comply sila kung mayroon mang violation. We did not receive any notification. We did not receive any explanation for a letter dated May 22nd for two buses of DSWD and a lot of personnel and police with guns that showed up at 7 o'clock this evening. We were not asked for any documentation. We were not asked with regards to the statements about the fire exits. We have fire certificate that is renewed every January. We have never not complied. Sagot ng DSWD. Iba na po yung DSWD ngayon. May reklamo nung Biyernes, Sabado, may resulta na po tayo. So binabago po natin ang ating sistema ng pamamahala in favor po nung atin pong vulnerable sector na yan po ang sineserve po ng DSWD. Kaya po napabilis siguro, baka naman po kung isang buwan inabot po yung ating desisyon, may magreklamo rin po. Kaugnay naman sa triple deck na kama, may pag-uusap na raw kaugnay rito bago pa mag-inspeksyon ng DSWD. That has been a discussion with our legal counsel and the NCR Standards Department, and we had already come to an agreement with that we would remove the triple deck beds. So I'm very surprised that was even mentioned. Pag-amin din ni Graf, noong panahong bumisita si Secretary Gatchalian sa Gentle Hands ay understaffed talaga sila. We had intentionally put off quite a few of our staff because we had COVID positive and we have a leukemia patient that we're trying to be very careful with COVID. Bagamat ang kaso ay may kinalaman sa child abuse, hindi raw sinasabi ng DSWD na may physical na pang-abusong ginagawa ang mga tauhan ng Gentle Hands sa mga bata. Ang hindi raw pag-comply sa minimum standards ng mga ampunan ay kinukonsiderang pang-abuso sa mga bata. Ayon naman kay Graf, nagkaroon daw ng trauma ang mga bata dahil sa nangyari kagabi. Some of our kids have PTSD. Some of them are already tonight displaying the symptoms of that. So we've already damaged them. We've already triggered them. We will need to call in other psychologists and counselors to help them tomorrow. Sa huli, napagkasunduan ng dalawang panig na wala munang irerescue na bata mula sa ampunan. Magkakaroon muna sila ng pulong ngayong araw sa tanggapan ng DSWD para mapag-usapan ang mga susunod na magiging hakbang. Ito ang unang balita, Nico Wahe, para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.